we're done with the immigration and ayos lang tayo ng bag, tapos kakain tayo dahil kailangan natin mag-dinner before we board the plane. So mag-ayos lang tayo ng bag and then mag-dinner na tayo. So I am using my Insta360 vlogging, and the people do not know, they don't know if the camera is recording them or recording me, because it's 360, so it has lens in the front and in the back, so they wouldn't know if I'm recording myself or I'm recording them. But I'm recording myself naman, I don't record people, other people. So ayun guys, we are now here in the boarding area. Nakalusot na tayo ng immigration. Napasado naman tayo. So ang tinanong lang sa akin sa immigration ay saan ako pupunta, hanggang kailan ako doon, at saka sino daw kasama ko. So sabi ko, wala po. So ayun, tinanong ni sir kung sino daw ang kasama ko. So sabi ko, wala po. Tapos tinanong niya, saan ka nag-travel last month? Ay, nakita niya sa passport na mayroon akong travel last month. Sabi niya, saan tong travel mo last month? Sabi ko, Singapore po. Sabi niya, sino kasama mo? Sabi ko, wala rin po. Tapos tinanong niya kung gaano katagal na daw ako nag-travel. Sabi ko, I've been traveling locally, domestically, since 2016. Tapos sabi niya, since 2016 ka pa nag-travel, wala ka pa rin kasama. I know. Ayun. So ngayon, nandito na tayo sa boarding area. Ang boarding gate natin ay doon, somewhere there. Inip na tayo doon. Pero ngayon, inayos ko lang yung mga gamit ko. Iniwalay ko yung mga hindi ko ilalagay sa overhead. Tapos, kain lang tayong dinner para busog tayo pag sumakay tayo ng aeroplano. And then, bigyan tayo ng ano, ng something na mababaon natin kapag ka nagutom tayo habang nasa aeroplano tayo. So, ayun. Ang flight natin ay 8 p.m. Ito lang yung dala ko. Wala akong check-in baggage. So this is my bag. This is my luggage. This is my jute bag and my small bag there. So yan lang yung dala natin. Again, punta tayo ng Kuala Lumpur. So ayun, kain muna tayo. Nagugutom na ako eh. Nakapag-dinner na tayo. Kumain tayo sa Kenny Rogers. Tapos bumili na rin tayo ng baon natin sa plane. Bumili tayo sa Shuttle's Best ba yun? So, ang initial gate assignment ko ay gate 106. So, dun sa dulong dulo dun, you know. So, pagdating mo sa dulo, liliko ka pa, kaliwa ka pa. Tapos, dulo pa talaga siya, dulong dulo. So, pagdating ko dun, iba yung flight. Parang Macau, Hong Kong yung flight. So, tinanong ko, sabi ko, is this the gate assignment for Kuala Lumpur? And sabi nung babae, no sir, sa nagbago po ng gate, so gate 103 na siya. So dilakad ulit ako pabalik dito. Layo, daming lakad. Pero ayun, busog na tayo, tsaka antok. Time now is 7 a.m. and the boarding is at 8 p.m. and then after that, ayun na yun natin, lilipat na yata nila dito yung ano, signboard na dito yung Kuala Lumpur. Ayan o, yung mga ganyan yung gate assignment. Doon ko na nalaman na iba na pala yung gate. Layan na nilakad ko. Ayan, so 1 hour till boarding. Pumuna tayo dito. And maybe nap a little. So habang nandito ako nag-iintay ng boarding, share ko na sa inyo yung travel requirements for Malaysia. So, ang kailangan nyo lang for Malaysia ay passport and plane ticket. That's it. Wala nang ibang hahanapin. Wala naman na akong hinanda. Kailangan lang ay passport, boarding pass, at saka, syempre, pera. Paano ka mamamasyal sa Malaysia kung wala kang pera? Paano ka mamasyal sa ibang bansa kung wala kang pera? Kailangan natin ng pera. So, ayan guys, boarding na tayo. Okay. So excited boarding. Okay.
Yeah, wording na. Ito na, this is my favorite part. Ito yung favorite aisle ko. Ayan. Okay lang sa akin, guys. Kahit hindi ako ikasal, basta maglalakad ako dito every day. Every month. Siyempre, papunta sa ano? Sa ibang bansa. Hindi yung lakad lang. Okay, babe? Oh my gosh, I'm so excited. This is my first time in Kuala Lumpur. And, siyempre, mag-isa na naman tayo. Pero okay lang. O, di ba may pa-vlog din yung nasa kumpa? Welcome to Malaysia! Okay, so we just landed here in Malaysia and kinuha natin yung SIM natin here from Celcom, yung binook natin sa Klook. Ngayon, gusto ko muna sanang mag-CR bago ako pumunta ng hotel. Kasi naiihi na ako kaso hindi ko mahanap yung CR dito. So it's currently 1:25, same time lang naman with Manila. Ngayon, kailangan ko lang talaga umihi before we get at ayun, nakita ko na yung CR. So CR muna tayo and then we're going to take a grab ride to our hotel accommodation sa Chinatown. Ayun, so meron na tayong SIM, meron na tayong internet. Welcome to Malaysia. Where is here? So, ayan. Dito tayo. 2, 3. Ang room natin ay 306. That's 4, 10, 5. Ayan, ang room natin. Ito ang room natin, 306. At tamang-tama. Katabi natin ang blanchan. Okay na ako, JM. Parang ito rin yata yung room mo, ah. Okay. Oh, good Lord. Yes. Ayan. Agad na tayo kasi
Anong oras na? Sobrang hirap. Mamaya tayo mag-story time. Haubarin ko lang yung shoes ko kasi nasakit na talaga ng paa ko. Welcome to Malaysia! So, story time. So, nakababa tayo nga. Dumating nga tayo kanina, no? Dumating tayo kanina sa Kuala Lumpur Airport ng around 1 a.m. Tapos, naghanap tayo ng mapapalitan ng pera doon, pero sobrang baba ng palitan ng peso kasi nagpapalit ako sa Manila 14 pesos yung per 1 ringgit. Tapos dito, nung compute namin kanina, 15 pesos per 1 ringgit. So, ang baba. So, baka bukas, maghanap na lang tayo ng mapapalitan. Pero mabuti na rin na nakapagpapalit tayo ng at least 200 ringgit doon sa Manila kasi so bumaba tayo sa doon sa transport hub nila sa may sa level 1 and we tried to book Grab. Kaso sobrang hirap mag-book ng Grab. Sobrang daming nagbo-book ng Grab. I think ano na-try ko na lahat ng available car doon sa Grab. Tapos, tinry ko din yung, tawag dito yung AirAsia app. So, nag-try ako mag-book sa AirAsia app. Ayaw din, wala. Wala, as in, walang nabubook. So, tumawag ako sa hotel dito. Ito, actually, nandito na tayo sa hotel. So, tumawag ako sa hotel kung may alternative way ba. And, ang sinasabi niya is to call taxi service. So, I learned later na yung taxi service ay yung airport taxi doon sa airport. And sabi nung driver ko kanina, yung airport taxi daw costs twice doon sa fare sa Grab. Now, balik tayo sa Grab. So nagbook ako ng Grab, wala talaga mabook. Tapos tinry kong i-book yung six-seater ng Grab. Tapos, sinarge ako ng 105 ringgit na wala man lang, walang dumating. It's not even confirmed. Hindi man lang confirm yung booking, wala. Wala kang nabubook eh, kasi sobrang dami ng taong nagbubook. Wala. And, ayun, so I tried. So, yun, nag-email yung Metrobank sa akin na na-charge ako ng 105 ringgit. So, nag-email din ako sa Grab na bakit nila ako chinarge. Tapos ang hassle pa kasi nagtitingin ako ng kasi pagka nag-report ka sa Grab, yung unang field that you need to fill out is yung location. Tapos walang Kuala Lumpur. So sabi ko, bakit walang Kuala Lumpur? Dahil naghanap tayo na sinanap natin yung Selangor. Wala rin. Yung pala, yung nadidetect na location, Indonesia. Hindi ko alam kung bakit. So, ayun, nilagay ko na lang din doon na hindi nakikita, hindi na sa select yung wala yung Kuala Lumpur sa location or any other city in Malaysia, wala din sa selection. Kasi yun, sabi ng nag-acknowledge yung Grab through email na they received my concern and it will be addressed within like 24 to 48 hours. So maghihintay tayo ng ganun. But yun nga, nag-book tayo sa uli, tinry natin uli sa AirAsia app. And naglagay ako ng 10 ringgit na tip. And ayun, nakabook naman tayo. So, bali ang fare ko from the airport to here is 70, around, parang 73, ay, 63. Tapos, naglagay ako ng 10, ng 10 ringgit na tip. So, the 73. Tapos, dadaan kami kasi ng toll. So, that's ano may 4 ringgit na bayad. So syempre sa akin din yung charge. So parang inabot 77 ringgit papunta dito. So magkano yun in peso? Kaya na lang mag-type. Antok na ako. Kaya na lang mag-multiply, hindi na kaya ng utak kong calculate. So it's 3:43 now. Tapos yun. Tapos sabi nung mabait yung driver ng AirAsia app kasi marami siyang kinuwento sa akin na
yun nga, sabi niya na Hari Raya nga ngayon. Although I know naman na sabi niya ng mga friends ko. Pero tinanong niya kung saan daw yung mga pupuntahan ko. Sabi ko, I'm planning to go to Genting Highlands. Sabi niya, before you go there, i-check mo muna kung tawag dito, kung traffic, kasi parang mag-uwian yata yung mga tao, kaya sobrang traffic yung highway, sabi niya. So i-check ko daw sa ways kung anong situation ng traffic before I decide to go there. Pero andito na tayo, so ilalaban natin yun kahit ma-traffic. Ilalaban natin dahil bibili tayo ng sapatos. Ayun, what else? Ayan, so pagdating ko dito, yung mga, so pagdating, ayan pa, pagdating ko kanina dun sa baba sa may hotel, yung mga naghihintay na parang, ano, family sila, parang five, ano, mga Pinoy. Tapos yun din yung mga kasabay ko sa airport kanina, na hirap na hirap din silang mag-book. Kasi sobrang hirap nga talaga mag-book, sa totoo lang. Ayan, so, ayun, pero nakarating naman tayo sa hotel natin, dito na tayo ngayon, ayan, yung gamit. Ayan na siya. So, ayun. Thank God, nakarating din naman tayo sa hotel. And, ayan. So, ang gagawin natin, matutulog lang tayo ngayon. Siguro, inlip tayo ng mga 3 to 4 hours bago tayo gumising. Kasi wala na rin naman bukas na kainan at this hour of the day. So, gagawin natin, magpapahinga na lang tayo. And then, magbe-breakfast tayo tomorrow. Tapos, pag after breakfast, saka tayo mag-KL City Tour. So, sana hindi naman masyadong mainit bukas. Ayun lang. Ay, mamaya pala. Ayun lang. Good night. See you tomorrow.